Proverbs chapter 15, verse 22. Without counsel, plans fail, but with many advisors, they succeed. Yung proverb na ito ay generally totoo. Na kapag maraming mga nag-a-advise, ang isang plano ay nagtatagumpay. Pero may presumption dito na yung mga advisors at yung advice ay mga mabubuti at makadiyos na mga advice. Hindi nakasalalay sa dami ng tagapayo yung tagumpay ng isang plano. Kung hindi, anong klaseng payo yung binibigay nila? Anong klaseng pakikinig, pagtanggap yung meron yung humihingi ng payo? It's either godly or ungodly. Kaya sa usapin ng pagpapayo, paggabay, pagkonsulta, yan ang tema na tatalakayin natin mula sa teksto natin sa Isaiah chapter 8 verse 19 to 22. Tumayo tayo, babasahin natin ang ating passage. Isaiah chapter 8 verses 19 hanggang 22. Isaiah 8:19 to 22. This is the word of the Lord. 19. And when they say to you, inquire of the mediums and the necromancers who chirp and mutter, should not a people inquire of their God? Should they inquire of the dead on behalf of the living? Verse 20, to the teaching and to the testimony. If they will not speak according to this word, it is because they have no dawn. They will pass through the land, greatly distressed and hungry. And when they are hungry, they will be enraged. And they will speak contemptuously against their king and their God, and turn their faces upward. Verse 22, ang final verse natin. And they will look on the earth, but behold, distress and darkness, the gloom of anguish, and they will be thrust into thick darkness. Ang binasa natin ay salita ng Diyos. Makaupo na po tayo. Ang Book of Isaiah ay patungkol sa isang propeta na tinawag ng Diyos at pinadala para magbigay ng propesiya sa bayan ng Juda. Primarily, yung prophecy ni Isaiah ay judgment para sa bayan ng Juda. Binibigyan sila ng babala na dahil sa mga pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, sa mga hindi nila pagsunod sa mga utos ng Diyos, sila ay ipapatapon sa ibang bansa. Papatapon sila sa Assyria. Sila ay maninirahan ng matagal na panahon, hindi dito sa pangakong bayan nila. Kaya yung Book of Isaiah, it's full of prophecies. Pero hindi lang yun tungkol sa judgment. Kung hindi, meron ding future hope na babalik sila mula sa pagpapatapon sa kanila sa ibang lugar. Upon hearing this prophecy, nung marinig ito ng mga taga-Juda, marinig ito ng mga Old Testament people of God, ang ginawa ba naman nila, ang sinabi ba naman nila sa isa't isa, ay konsultahin yung mga mangkukulang, yung mga mediums, yung mga necromancers. Yun ang naging payo nila sa isa't isa. Narinig nila yung propesya ni Isaiah, narinig nila yung salita ng Diyos, pero ang naging payo nila sa isa't isa, iba na lang ang konsultahin natin. Ang konsultahin na lang natin, itong mga to, yung mga kumakausap sa patay, yung mga merong mga inakala nila na supernatural na mga kakayanan. Kaya naging rhetorical yung question dito sa verse 19. Chapter 8, verse 19. Sinabi dito, should not a people inquire of their God? Bakit dyan kayo humihingi ng konsultasyon? Hindi ba dapat sa Diyos kayo humihingi ng gabay at ng payo? Bakit nyo hinihinga ng payo yung patay imbis na yung buhay? Verse 19, why consult the dead on behalf of the living? Kaya sa usapin ng mga tanong,
mga paghingi ng payo, paghingi ng gabay, yung bayan ng Juda ay dapat lumapit sa kanilang pangtipan na Diyos. Kaya dyan natin hugutin yung mensahe natin ngayong hapon na ito, na sa bawat parte ng buhay niya, ang nararapat na tagagabay at tagapayo para sa isang Kristiyano ay walang iba kung hindi ang Diyos. Ang Diyos ang nararapat na gabay at tagapayo sa isang mananampalataya. Lumapit siya sa kanyang Diyos para sa gabay. In every part of life, the Christian's rightful advisor and counselor is God. Imbis na magtanong at humingi ng gabay sa kung sino-sino, kung saan-saan, tungkol sa buhay at pananampalataya, hindi ba tama, verse 19, na tayo ay lumapit sa ating Diyos? Kaya naman, kung totoo, kung ito talaga yung katotohanan nitong passage natin, therefore, kasamaan ang hindi pagsangguni sa Panginoon. It is impiety not to consult God. It is impiety when we are not consulting God. And number two, it is an imperative to consult God. Yung pagkamarapat ang pagkonsulta sa Panginoon, kasamaan na hindi siya konsultahin, marapat na siya ay konsultahin. Yung counsel ng mga ungodly at mga unbelieving Jews ay lumapit sila sa mga medium, sa mga espiritista. Sinabi sa verse 19. Ito yung naging response nila kung saan nagbanggit na sa Isaiah ng mga prophecies niya. Imbis na makinig sila dito sa propeta ng Diyos, ibigay nila yung tenga nila. What they did was they sought alternative counsels. Wala bang iba? Wala bang alternatibo dito? Wala bang ibang option? Ito lang ba talaga yung meron? Yan ang hinanap nila. At ang naging payo nila, oh, ito, may another supernatural, spiritista, medium, mga necromancers. That's why we see here that when we refuse to seek counsel to God, when we are refusing to seek counsel from God, the remaining alternatives that we choose are those in disagreement with God. Kapag tinatanggihan natin yung gabay at payo ng Diyos, maghahanap tayo ng alternatibo na pipiliin natin. At yung pipiliin natin ay yung mga kasalungat sa sinasabi ng Diyos. Yung mga natitirang alternatibo dito, yung pinipiling gabay. Eh, sa panahon natin, ano ba yung mga gabay na yun? Diba sa panahon nila, diretsang sinabi, mga spiritists, mediums, mga necromancers. Yan yung mga kinukonsult nila. Wala silang ibang pwedeng konsultahin. Yun lang ang meron sila sa panahon nila. Eh ngayon, meron pa ba nun? And we can say, pwede, meron pa rin nun. Sa iba't ibang lugar dito sa mundo natin, may mga nagpracticing pa rin, may mga nagpapakilala pa rin na sila ay spiritista at kung ano man. Pero may mga mas popular pa, katulad ng horoscope, mga New Age movement, mantra-mantra, mga feng shui. Tama ba yung pagkasabi ko? Feng shui ba yun? Lucky charms. Lahat ng yan ay mga alternatibo na sinusundan ng mga tao. Meron bang iba na pwede kong maging gabay sa buhay ko? Meron bang iba na pwede kong sundan, mahingan ko ng payo? Napakarami ngayon. Nagbibigay ng payo sa mga radyo, sa telebisyon, sa YouTube, mga influencers. Ito'y mga bagong mukha lang ng parehong masasamang mga gabay. They are new faces of the same impious guides. Kung isasummarize natin kung sino yung mga masasamang gabay, tatlo lang. Si Satanas, ang mundo, at ang sarili nating puso. Tatlo lang.
Nasa ilalim ng tatlong yon. Si Satanas, ang masamang tagapayo, ang sanlibutan, ang masamang tagapayo, ang sarili nating pusong makasalanan ay masamang tagapayo. Pero bakit nga bang mas gusto natin ng mga tao yung counsel ng mga to? Hindi mo maisip. Bakit mas gusto nila yung mediums, necromancer, spiritist, imbis na kay Isaiah? Kaya si Isaiah, legitimate na tinawag ng Diyos, propeta ng Diyos. Tapos ayaw pa nila, naghanap pa ng alternatibo na iba. Bakit? Why? What is the reason? And the main answer is, as sinners, bilang mga makasalanan, mas gusto natin at mas mahal natin ang kasinungalingan. Mas gusto natin ang panloloko. Mas gusto natin ang kamalian imbis na ang katotohanan. And that is in the form of alternative truth. Wala bang ibang katotohanan? Ang pagkauhaw natin nandoon sa kung ano yung mali. Doon sa kung ano yung kasinungalingan, yun yung gusto nating marinig. Puro katotohanan yung lumalabas sa bibig ni Isaiah, pero yung people ng Judah, they do not want that. Ayaw namin yan. Ang gusto nilang marinig ay kung ano yung gusto nilang marinig. 2 Timothy chapter 4, verse 3 hanggang 4. Ito yung sinabi ni Apostle Paul kay Timothy. Sabi niya, "For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths." Ayon kay Apostle Pablo, sabi niya, darating daw yung panahon kung saan magkakaroon ng sariling kanya-kanyang playlist ang mga tao. At yung nasa playlist nila, ang mga pinapakinggan nila, ay yung mga false teachers. At ang dahilan kung bakit gusto nilang pakinggan yung mga false teachers na yon, ay dahil yun yung gusto nilang mapakinggan. It suits their own passions. They are collecting people who they want to hear. Not necessarily kung yung totoo. Kahit na mali, kukolektahin nila, pakikinggan nila, favorite nila. Dahil yun yung nag-a-agree sa mga ginagawa nila sa buhay. Dahil yun yung hindi nagtatama sa mga kasalanan nila ginagawa. Dahil yun yung mga nag-encourage sa hindi makadiyos nilang pamumuhay. In the last days, people will collect for themselves false teachers. False teachers yun nandito. We can say false counselors, false advisors. Nagugutom sila at nauuhaw sila na mapakinggan kung ano yung kasinungalingan. Iniinom nila ang kasinungalingan na parang tubig. Ang counsel na gusto nilang mapakinggan ay ganito. Ituloy mo lang yung kasalanan mo. And yung counsel na gusto mapakinggan ng isang makasalanan, sige, walang problema dyan sa ginagawa mo. Ituloy mo lang yung kasalanan mo. That's very sweet sa tainga ng isang makasalanan. Sila ay nasa kadiliman at wala sa liwanag at walang direksyon. Wala sa tamang direksyon ang kanilang buhay. At kapag nakaranas sila ng miserableng resulta ng makasalanang konsultasyon, sa Diyos sila magagalit. Verse 21, "When they are hungry, they will be enraged and will speak contemptuously against their king and their God and turn their faces upward." Nagsalita si Isaiah, ayaw nila kay Isaiah, pinakinggan nila ang espiritista, at pag naranasan nila ang parusa, Diyos ang masama. Diyos ang mali. Sa Diyos pa nagagalit.
The people who curse God are the same people to fail to consult and seek the guidance of God. Sino nga ba ang accountable? Sino ang accountable? Sila ang nagbibigay ng hindi makadiyos na payo? O sila ng mga naghahanap ng hindi makadiyos na payo? Sino sa kanilang dalawa accountable? May kwento sa Lumang Tipan kay Saul. Si Saul, na isa sa mga unang hari ng Israel, ang propeta sa panahon nila noon, ng tao ng Diyos, ay si Samuel. Ayaw niya sa mga prophecies ni Samuel. Ayaw niya sa mga sinasabi ni Samuel. Kaya ang ginawa niya, lumapit siya sa isang mangkukulam, dun sa Witch of Endor. Dahil ayaw niya sa sinasabi ng tagapagsalita ng Diyos, ang hinanap niya ay kasamaan. Si Rehoboam, isang kilalang kwento din sa Lumang Tipan, sa 2 Chronicles chapter 10. Si Rehoboam ay anak ni Solomon. Siya yung sumunod na hari. At nung nagsisimula na siya sa pamamahala niya bilang isang hari, nanghingi siya ng counsel. Yung unang hiningi niya ng counsel ay mga elders na mga kasamahan pa ni Solomon nung nagahari pa yung tatay niya. Magbigay sila ng counsel, pero ayaw niya yung counsel ng mga matatanda. Ang nilapitan niya ay yung mga kabarkada niya simula bata siya. At nagbigay rin sila ng counsel sa kanya. At mas pinili niya yung hangal na payo ng kababata niya kaysa sa mga kasamahan ng tatay niya na matagal nang namumuno, matagal nang nasa opisina, na may makapagbibigay sa kanya ng may karunungang payo. Pinili niya yung payo ng mga kababata niya. Sino ang accountable? And we say both. Ang accountable sa harapan ng Diyos ay sila na nagbibigay ng hindi makadiyos na payo, at sila rin na mga naghahanap ng hindi makadiyos na payo. Kung isa ka sa mga ito, kung isa ka sa mga nagbibigay ng hindi makadiyos na payo sa iba, kung ang counsel mo palagi ay huwag kang lumapit sa Diyos, kung ang counsel mo palagi ay okay lang yung kasalanan mo, kung ang counsel mo palagi ay walang kinalaman kay Jesus at sa salita ng Diyos, pinapayuhan mo ang iba sa kapahamakan nila. Pinapayuhan mo sila papunta sa bangin. May sinabi si Jesucristo tungkol sa bulag na gabay na gumagabay sa mga kapwa niya bulag. And if you are this, if you're counseling others outside of the gospel, outside of Jesus Christ, outside of the word of God, you are the blind guide. Ginagabayan mo yung iba papunta sa kapahamakan. Wala kang ilaw, pero dinadala mo yung ibang tao. Nagmamarunong ka at sinasabi mo sa kanila, ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. Pero wala dun yung propesiya ng kasulatan, pero wala doon yung salita ng Diyos, pero wala doon yung pag-asa ng mabuting balita. Kaya kung naranasan mo na to, kung may parte na ng buhay mo na nakapagdala ka, ginabayan mo yung iba sa kapahamakan nila, magsisi ka. Repent of being an unchristian counselor. Repent of being an unbiblical counselor who leads other astray. Pero ganun din, kung tayo mismo yung lumalapit, kung tayo mismo yung naghahanap ng alternatibo, kailangan din natin magsisi. Kung gusto nating lapitan ay yung mga payo na hindi sa Diyos, mga gabay na hindi sa Diyos, yung mga payo
na mag-iswak lang sa mga sarili nating taste. Saan ko ba narinig yun? Kung sa sermon ba ni Paul kanina o kay Pastor Erd din nakaraan? Na makikinig sila sa mga payo, pero ang pakikinggan lang nila kung ano yung tugma sa kanilang sarili. Ay kay Deacon Gino yata yan sa isang devotional. Nakikinig sila, pero ang gusto lang nila, yung mag-agree sa kanila. Kung ikaw yan, ay kailangan mo ring magsisi sa pagiging papagmahal sa kadiliman. Para sa atin ang mga gusto, ang payo ng kadiliman, tandaan natin, dyan mapupunta. Sila'y mapupunta sa walang hanggang kadiliman. Yun nakita natin sa verse 22. And they will look on earth, but behold, distress and darkness, the gloom of anguish, and they will be thrust into thick darkness. Kung mga payo, mga salita na gustong-gusto mo, ay mga payo ng kadiliman, doon tayo ihatid ng Diyos sa walang hanggan. Kaya magsisi tayo sa pagmamahal natin sa kasinungalingan, kadiliman, at tumingin tayo sa liwanag ng Diyos. Magsisi ka at manampalataya, hanapin mo kaligtasan kay Jesucristo. Kung kasamaan ng hindi paghingi ng konsultasyon sa Diyos, pangalawa, pagkamarapat, yung paglapit, paghingi ng gabay sa Panginoon. What the people of Judah refused to hear is what they should hear. Yung tinanggihan nilang salita, ang salita na dapat talaga nilang mapakinggan. Verse 19, should not a people inquire of their God? Ito yung dapat. Pero paano nga ba tayo hihingi ng gabay at payo sa Diyos? How does that look like? Paano kayo hihingi ng gabay? Paano kayo hihingi ng counsel mula sa Diyos? And thankfully, yun mismo yung sinabi ng passage. Yun yung question na sinabi ng passage sa verse 20. Consult God's instruction and the testimony of warning. Sa ESV, ang ganda kasi exclamatory. Ang sabi sa ESV, to the teaching and to the testimony. Huwag dyan, huwag dito sa mga to. Saan ka hingi ng payo? Sa kasulatan. Sa kasulatan. Kung magtatanong ka sa Diyos, magpapayo ang Diyos sa kasulatan. Old Testament na ito, ha? Nasa Isaiah pa lang tayo. Pero may mga scripture na. Mga previous scripture na sila. At ang sabi, doon kayo lumapit. Doon kayo pumunta. Sa kasulatan, pwede silang magtanong sa Diyos at humingi ng konsultasyon sa Diyos base sa nakasulat na salita sa panahon nila. The counsel of God is solicited through humble contemplations of the Holy Scriptures. Nakakahingi tayo ng payo sa Panginoon gamit ang Biblia na mapagpakumbabang binabasa, pinag-aaralan, pinag-iisipan, at pinag-ninilayan. Ang walang ibang counselor na mas higit pa sa Diyos. Walang better, walang superior, walang higit na tagapayo na mas mahusay, mas magaling, at mas tama pa kaysa sa Diyos. Nothing will surpass God. No one is a better counselor than God Himself. Sa Isaiah chapter 40, rhetorical question, meron bang tagapagturo ang Diyos? Meron bang counselor ang Diyos? Alam nyo, kahit yung pinakamahusay ng mga counselor at advisor, kailangan din nila ng counsel. May part din ng buhay nila na sila din ay kailangan nilang magpa-counsel. Kahit sino, kahit sabihin nyo, sino man pinakamahusay sa usapin ng counseling, biblical counseling even, there will come a time in their life, and I suppose that should be regular, maging sila kailangan nila ng maihingan ng payo. Pero hindi ang Diyos.
hindi ang Diyos. Tayo, mayabang tayo kapag hindi tayo humihingi ng payo. Mapagmataas tayo kung hindi tayo humihingi ng gabay. Pero ang Diyos ay hindi mayabang, hindi mapagmataas sa hindi niya paghingi ng gabay ko dahil wala na siyang mas mataas na pwedeng hingan at mas tama na pwedeng hingan ng gabay. Siya na ang perfeksyon ng pagiging tama at kahusayan at karunungan. Kaya sinabi sa Ephesians chapter 1, when God decides, He takes counsel within Himself. Sinabi sa Ephesians chapter 1, verse 11, nagdesisyon ng Diyos ng kaligtasan, it is after the counsel of His own will. Ang kinonsulta ng Diyos ay sarili niya. It's the counsel of God. Kapag nagdedesisyon ng Diyos, hindi na siya kailangang kumonsulta sa mga nilikha kung hindi sa sarili niya at hindi siya nagkakamali. At itong Diyos na hindi nagkakamali, itong Diyos na palaging tama, itong Diyos na punong-puno ng karunungan, ay nagka-counsel sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng literal na Biblia ang hawak mo. Sa pamamagitan ng literal na Biblia na binasa natin. Yan ang ginagamit ng Diyos to counsel us. Yan ay liwanag according to 2 Peter chapter 1 verse 19 sa mga daan ng buhay natin. Ano yung lampara ng liwanag sa daan ng buhay? Kasulatan. Biblia. Kaya hamon sa ito, ang hingan mo ng gabay ay ang Diyos sa kasulatan. Ang hingan mo ng payo ay ang Diyos sa kanyang banal na libro. Alam niyo, dito natin nakikita yung depravity ng tao. Romans chapter 3 verse 11, ang sinabi, no one seeks God. Ito yung pagkamakasalanan. Siya yung dapat lapitan, hingan ng salita, pero ayaw siyang lapitan. Siyang dapat nalapitan ang hindi nilalapitan. What does it mean to be a sinner? A sinner means not seeking God. Pero tayong mga makasalanan, nung naging Kristiyano na tayo, yun ang kauna-unahang panahon na hinanap natin ang Diyos. Nung binuhay na tayo ng Diyos, ipinanganak na tayong muli, binigyan na tayo ng conversion, yun yung unang-unang panahon na napatanong tayo, katulad sa Acts 2, what shall we do to be saved? Anong gagawin ko, Diyos, para maligtas ako? At simula nung naging Kristiyano ka, yan ang buhay mo. Ang hanapin kung ano yung salita at gabay ng Diyos. Kaya itong hamon na hanapin mo yung gabay sa Biblia, yan ay hamon sa'yo bilang isang mananampalataya na. Yan ay hamon sa'yo na gawin mo kung ano yung katangian mo bilang isang mananampalataya. Ang sinasabi sa'yo, because you are a Christian, you seek God's guidance and will. At makikita natin yun, hindi sa panaginip, hindi sa mga kung ano lang maisipan natin, ng mga senyas-senyas, kung hindi sa Biblia, sa kasulatan, sa nakalimbag na salita ng Diyos. Kaya hayaan nyo, itanungin ko kayo, ano yung mga plano mo ngayong 2024? Ano yung mga plano nyo ngayong year? Humingi ka ng payo sa kasulatan. Ano ang direksyon ng buhay mo ngayon? Evaluate your life. Ano ang direksyon? Ano yung patutunguhan ko? Nasaan ako ngayon? Hingin mo ang payo ng kasulatan. Saan mo dinadala ang pamilya mo? Ikaw, asawang lalaki, saan mo dinadala ang misis mo? Ikaw, asawang babae, saan mo pilit na binibit-bit ang asawa mong lalaki? At ang sasabihin ko sa iyo, magpapayo ka sa Diyos sa kasulatan. Magkakaroon ka ba ng mga major decisions sa buhay?
Hingin mo ang gabay ng kasulatan. You consult the scriptures. You ask God's guidance from His book. May nagkaroon ng negative image yung mga guidance counselors sa atin dito sa bansang Pilipinas. Kasi kapag nasa eskwelahan ka at pag sinabi na mag-guidance ka, ang ibig sabihin, parang may nagawa akong masama. Meron kang ginawang mali. Pero napaka-ironic, no? Kasi ang ibig sabihin ng guidance counselor, tagapayo, tagagabay. Pero kinatatakutan. Ay, mag-guidance. Ayokong magpa-guidance. Di ba? Napaka-ironic. Ayokong mag-guidance, ayokong magpagabay. Kasi ang problem naman talaga nun, dahil normally ang word ay ginamit sa mga may nagawa lang na mali. Pero generally speaking, ang guidance ay hindi lang para sa mga nakagawa at pumalpak. Ito'y para sa ating lahat. Yung counsel, yung guidance, ito para sa ating lahat. At yun ang Diyos. Hindi ka lang hihingi sa Diyos ng payo at gabay kapag pumalpak ka. Sa normal na buhay, sa mga normal na pagdesisyon sa buhay, lalapit ka sa Diyos para sa mismong gabay, para sa mga gagawin mo sa ordinaryo mong buhay. At gusto ko na i-clarify din dito na hindi natin sinasabi na hindi na tayo pwedeng humingi ng counsel sa tao. Totoo, ang counsel ng Diyos ay nasa Biblia. Pero hindi natin sinasabi na bawal humingi ng payo sa tao. But I want you to be careful. Maging maingat ka. Sino yung hinihingan mo ng payo? Ang hinihingan mo ba ng payo ay sila na sumasang-ayon sa kasulatan at nagsasalita ng kasulatan, o sila na tumutuligsa at sumasalungat sa kasulatan? Hindi mali na humingi ng payo sa tao, pero ano ang sinasabi nila? Are they like Isaiah? Isang prophet, isang tao, nang sinasabi niya ay kung ano ang nakasulat. O ibang tao, ng mga medium spiritist, tao din sila, pero salungat sa nakasulat. Very interesting yung nakalagay dito sa verse 20. Ginigage sa pamamagitan ng nakasulat kung tama ba o mali yung sinasabi. Sinabi sa verse 20, if they will not speak according to this word, it is because they have no dawn in them. Dahil si Isaiah ay biblikal, siya ay tama. Dahil itong mga espiritista ay kasalungat, sila ay mali. At gusto kong ipahayag sa inyo ngayon na ang pinaka-main counsel ng Bible ay walang iba kung hindi si Jesus. Ang pinaka-main na payo at gabay at tinuturo ng banal na kasulatan na salita mismo ng Diyos ay walang iba kung hindi ang krus ng kasulatan. Maging Book of Isaiah ay punong-puno ng mga pagpapaliwanag tungkol kay Jesus. Ang buong lumang tipan ay punong-puno ng pagtuturo tungkol sa darating na Messiah. That's why we are not teaching now that the Bible is just like any other guidebook. Hindi natin sinasabi ng Biblia ay isa lang sa mga pinakamagagandang payong libro. It's one of a kind. Ito lang ang libro na nagtuturo ng payo ng kaligtasan. Buhay na walang hanggan, kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. This is not a generic guide. It is a salvific guide. Ito ay nakapagliligtas na gabay na walang ibang libro ang makakapantay. It is a sanctifying counsel that leads all men to look to the Lord Jesus Christ. Kaya hindi lang ito magbibigay sa inyo ng payo sa mga iba mong dapat gawin, though totoo yun, pero binibigay nitong payo sa iyo, look to Jesus. Believe in Jesus. Trust in Jesus. Worship this Jesus.
fear this Jesus. Be content with this Jesus. Obey this Jesus. Lahat ng tinuturo at payo ng banal na kasulatan ay tungkol sa anak ng Diyos. Yung mga important figures sa katulad ng mga presidente, sila ay may mga advisor. Kunyari, presidente ng Pilipinas, may mga advisors yan. At dahil sila ay gumagawa ng mga napaka-importanteng mga desisyon para sa bansa, kung anong desisyon na gawin nila, maraming tao yung maapektuhan kapag nag-decide sila. Kaya kailangan nila ng advisor. So huwag niyong isipin na kapag may siya yung naglagay sa tuktok ng posisyon, siya na yung pinakamatalino. Hindi. Actually, nababase yung pamumuno niya sa sino yung pipiliin niya ng mga advisor niya. Sino yung mga taong pipiliin niya? Ang tawag sa atin sa Pilipinas niyan ay mga gabinete. Yung presidente ay may mga pinipili na maituturing niyang advisor sa iba't ibang departamento. Sila yung magsasabi, presidente, ganito yung kalagayan. Presidente, ganito yung rekomendasyon ko. Hindi all-knowing. Yung presidente, meron siyang nakapalibot sa kanya na mga taong pinili niya na tingin niya ay makakatulong sa kanya sa pagdedesisyon bilang isang presidente. Now, ikaw ay hindi naman presidente ng Pilipinas, pero gumagawa ka ng mga importanteng desisyon sa buhay. Gumagawa ka ng mga desisyon na makakapekto sa sarili mong kaluluwa, sa walang hanggan mo, maging sa mga nakapalibot sa iyo. At nandito sa kasulatan ang kompletong konseho ng Diyos sa buhay at pananampalataya. Ang Diyos na all-wise at all-knowing, na hindi nagkakamali, hindi siya makapagbibigay ng maling counsel, ay nandito ang salita niya sa kasulatan. Gawin mong habit ang pagbabasa. Gawin mong habit ang pagninilay. Gawin mong habit bilang mananampalataya ang saliksikin kung ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Ikaw ay tao ng salita. Ang pagiging isang Kristiyano ay pagiging tao ng salita. Bilang pagtatapos, ayan yung tapusin ko ito dun sa narinig ni St. Augustine. Isang araw, nagdadalawang isip pa siya kung magko-convert siya sa Christian faith o magpapatuloy siya sa kanyang pagiging unbeliever. Pero isang araw, may narinig na lang siyang isang bata na nagsasalita, tole lege, tole lege, tole lege. Ang ibig sabihin, take up and read. Kunin mo at basahin mo. At nung binasa ni Augustine sa Book of Romans, put off the flesh and take on and believe in the Lord Jesus Christ, dun siya maging mananampalataya. Itong mensahe sa iyo ng Diyos ngayong araw na to, tole lege. Take up and read. Malangin tayo. Ama namin, pinupuri po namin kayo sa banal mong kasulatan. Patawarin niyo po kami sa mga pagkamakasalanan ng puso namin, ng pinipili namin pakinggan yung kadiliman at salungat at pinapababaw pa namin, sinasabi pa namin alternatibong katotohanan. Pero pag hinubad namin ang maskara noon, yun ay kasinungalingan. Patawad o Diyos. Ang paborito namin ay kasinungalingan. Patawarin mo kami, O Diyos. Ang gusto namin ay yung mga kabaluktutan. Turuan niyo kami. Bigyan niyo kami ng kaligtasan na tinuturo ng banal mong salita walang iba kung hindi ang bugtong mong anak na si Jesus. Pinupuri po namin kayo, aming Diyos. Tinataas namin ito sa pangalan ng salita ng Diyos, si Jesus. Amen.